So mga tol, kung matatandaan nga po natin, may kumalat nga po dating rumor matapos mawala na bilang Catman si Stephen Luna sa Team Casimero. Isusunod umanong sisibakin ng Team Casimero ang manager ni Cuadro alas na si Jose de la Cruz, na ikontent pa nga po natin yan mga tol noong mga nakaraan. At dahil daw sisibakin si Jose de la Cruz dahil daw sa sponsorship issue. Sinabi pa nga ng iba mga tol, pagkatapos daw sibakin si Jose de la Cruz, baka daw ang isunod ng Team Casimero ay itong si Masayuki Ito. Kapag hindi daw nasiyahan ng Casimero Brothers dito kay Masayuki Ito, na promoter ng Treasure Boxing Promotion. Pero ang rumor nga po na kumakalat na yan mga tol, ay wala palang katotohanan. Dahil ang manager na si Jose de la Cruz at Casimero ay okay naman pala at wala silang problema sa isa't isa. Sa katunayan mga tol, dumating na nga po si Jose de la Cruz sa Japan at tumungo agad sa bahay na tinitira ni Cuadro alas. Nagkaroon nga po sila ng meeting mga tol at hindi naman sinabi kung ano ang pinagmeetingan nila. Kaya ang kumakalat na rumor na sisibakin daw itong si Jose de la Cruz ay wala pong katotohanan at tinapos na po ang issue na yan ngayong araw na ito. Samantala, super excited na nga po si Cuadro alas sa laban niya. Dalawang araw na lang, makikita na nating sasampa muli siya sa ibabaw ng lona. Nag-angas nga po si Cuadro alas mga tol, habang suot-suot niya ang gagamitin niya sa laban dito kay Uguni, at nag-sign pa nga po siya ng pugot ulo. Sa kabilang banda naman mga tol, dumating na nga po sa Japan ng mga Pinoy na lalaban sa undercard ni Casimero na sina Gio Santissima, Arby Deniega, Vince Paras at Froilan Saludar. Kapansin-pansin nga mga tol, nakasama nga din nila ang legend trainer na si Nonito Donaire Senior at JC Manangkil ng Sandman Promotion. Kaya marami tayong aabangan sa Webis mga tol, limang Pinoy ang lalaban sa iisang event. Napag-alaman natin mga tol na 4 PM daw mag-uumpisa ang laban at malamang niyan, gabi na mag-uumpisa ang laban ni Casimero at Uguni para sa main card. Sa kabilang banda naman mga tol, alam nga po ng karamihan kung gaano kagaling itong si Canelo Alvarez at pambihira ang lakas talaga nito at sobrang tibay din at wala pang nakakapagbabagsak sa kanya. Kaya naman naging superstar siya at ngayon kasalukuyang pa rin siya ang may hawak ng lahat ng titulo sa super middleweight. Pero may naglabas nga po ng video mga tol na laban ni Canelo Alvarez na na-knockdown daw ito. Yan daw ang laban niya kay Jose Miguel Cotto, kapatid ni Miguel Cotto. Ayon po yan sa post ng According to Boxing. Taong 2010 kasi mga tol, nakalaban ni Canelo Alvarez itong si Jose Miguel Cotto sa timbang pa ng super welterweight. Sa round 1 nga mga tol, tinamaan si Canelo Alvarez ng left hook ni Cotto. Talagang nayanig si Canelo mga tol at muntik nang bumagsak. Sinalulang umano ng lubid si Canelo, pero kung wala daw lubid, siguradong bumagsak daw itong si Canelo. Pero ayon nga po sa According to Boxing, dapat daw binilangan ng referee itong si Canelo. Pero hati naman ang opinion ng iba mga tol, paano daw magiging knockdown yun? Eh hindi naman daw nakahawak sa canvas itong si Canelo. May nagsasabi naman na kung knockdown pala yun, eh dapat pala knockdown din daw si Spence dito kay Ugas noong matamaan daw ni Ugas ng solid si Spence. Dahilan para mapasandal din daw si Spence sa lubid. Dahil kung wala daw ang lubid, siguradong bagsak din daw itong si Spence. Pero para sa inyo mga tol, clear ba talagang na-knockdown si Canelo Alvarez sa laban niya dito kay Jose Miguel Cotto?